So, hi guys! Welcome back po sa aking channel, Anna Lorraine Official. So, today's vlog, ang ituturo ko po sa inyo ay ano po ba ang pagkakaiba ng copyright strike at copyright claim sa ating YouTube channel. Siyempre, isipin muna natin o dapat alamin muna natin bakit ba tayo nagkakaroon ng copyright sa ating mga videos. Meron po tayo mga nagamit or nagagamit ng mga kanta or mga picture na hindi po tayo mismo nagmamay-ari nito. Meaning, meron pong original owner ang mga ito. Kaya po tayo nagkakaroon ng copyright or nasasabi na nakaka-copyright natin sila. Yun. So, ano po ba ang copyright strike? Copyright strike po, ito po yung kunyari si original owner ng kantang po, nag-complain yan, nag-complain po kay YouTube na itong YouTube channel na to ganyan, ginamit po ang aking kanta ng walang pahintulot, so nagkaroon siya ng formal complain. So si YouTube, i-email po niya tayo, yun ang tinatawag na copyright strike kasi may nagreklamo yan. So guys ha, ang copyright strike natin dapat hanggang tatlo lang. Kasi pag halimbawa kunyari na-meet natin yung tatlong strike na yan, sorry to say po na ang YouTube natin na ginagamit, ay yung YouTube channel na ginagamit natin, mababan na po yan. Kung sana pong buburahin din ni YouTube ang ating mga videos, kung sana rin po niyang i-delete ang ating YouTube channel. So, hindi na po natin magagamit ang YouTube channel na yan at hindi na rin po natin magagamit ang Gmail na ginamit natin sa paggawa natin ng YouTube channel na yan. So, yun po ang YouTube, copyright strike. Pero guys, sabi ko nga diba, bihira lang pong magkaroon ng copyright strike kasi may iilan naman or marami naman po na hindi naman, sabi natin, hindi naman sila madamot sa mga kanta nila kasi kalimitan. Yung mismong original owner nito, umapayag po sila na gamitin yung mga kanta nila. So may kondisyon. So, syempre, kunyari sa revenue, kailangan may share sila, ganyan. Or pag halimbawa pinahintulutan nga kayo ng original owner, sige gamitin mo yung kanta ko, may pahintulot nila yun, okay po yan. Yun. So, si YouTube, matalino po talaga siya kasi meron po yung meron siyang content ID. So nalalaman ni YouTube kapag ito meron talagang original owner kung itong kanta na to or kahit ang picture na yan, nalalaman po nila kung sino talagang ang original na may-ari niyan. So hindi po tayo pwedeng, hindi tayo makakaloko kay YouTube. Yan. So syempre para po maiwasan din ang copyright strike, meron po tayong tinatawag na copyright claim. Yan. So, di ba? Palitalino ni YouTube. Yan. Meron po tayong copyright claim. So, sa atin, napapansin niyo po pag halimbawang nag-upload tayo ng mga picture or nag-upload tayo ng mga kanta. Yan. Tapos, pag-upload natin, minsan ilang minutes pa lang nga o segundo pa lang, basta pakaka-upload mo lang, meron ka agad na copyright claim. Malalaman mo agad na copyright claim. Paano malalaman pala na copyright claim agad ito? Kasi nag-email agad si YouTube. Or pagdating mo sa YouTube studio mo, meron agad na notification doon na nagkaroon nga tayo ng copyright. So yun po yung copyright claim natin. Para maiwasan natin yung copyright strike, si YouTube, inibigyan na po kagad tayo ng notice o warning na nagkaroon po tayo ng copyright claim. Yan. So, sa copyright claim po, hindi naman po ano yan. Kunyari, nag-copyright claim ka na, magkakaroon na ng epekto to sa channel mo. Hindi po magkakaroon ng ano yan. Walang epekto yan. Unless, yun nga lang, sa mga monetize na dyan, hindi siya mamomonetize. Mamomonetize lang siya, sabi ko nga, kung halimbawang si original owner ay pumayag na gamitin mo ito. Na merong kondisyones yan. Sabi ko nga kalimitan, kunyari sharing yung revenue yan, pumapayag sila. So, pwede mo nang gamitin yun. Pero pag hindi sila pumayag, hindi po to eligible na
ma-monetize na hindi po siya kikita bawal. Or yung iba naman, ginagawa nila, ina-private na lang nila, hindi nila pina-public. Kasi meron siyang public or private, mina-private na lang po nila yung video nila. Pero sabi ko nga, sa copyright claim po natin, pwede naman natin gawa agad ng action yan eh. So, ituturo ko po yan sa next video natin. Pag halimbawa nagkaroon ba tayo ng copyright claim, anong action ba ang pwede natin gawin? Yan. So, pangunahan ko na, pwede natin i-mute yung kanta na yon. Pwede natin palitan yung kanta na yon. Pwede natin i-cut yung kanta na yon. Or pwede natin i-dispute, meaning ng dispute, na talagang ibig sabihin parang iaakyat mo kay YouTube na hindi naman to ano, hindi naman to copyright. Kunyari, ikaw talaga may ari nitong kantan to, ikaw ang gumawa nito, ganyan. Pero bibihira lang ang nagdi-dispute kasi kalimitan nga po, nakokopya nga talaga natin. Ayan. So guys, sana nakatulong ako sa inyo ha, kung anong pagkakaiba ng copyright strike sa copyright claim. So, sa mga gusto pa po dyan na manood ng mga videos ko, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Anna Lorraine Official. So, thank you guys for watching!